Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Magandang araw Kuya Rolly, ako pala si Joshua, ang kwento na ito ay kwento sa aking lola, at nangyari ito sa Hinatilan, Cebu. Si Liza ay isang estudyanteng taga Maynila na laging abala sa trabaho at pag-aaral. Dahil dito, halos 5 taon na siyang hindi nakapupunta sa probinsya ng kanyang lola sa Hinatilan. Nang matapos ang semestral break, naisip niyang magbakasyon doon upang makapagpahinga at muling makapag-ugnayan sa mga kamag-anak. Isang tahimik at payapang lugar ang probinsya, puno ng mga puno ng nyog at mga malalawak na palayan. Sa unang tingin, tila walang kakaiba o kaina hinala. Ngunit lingid sa kaalaman ni Liza, may mga lihim na nakatago sa likod ng payapang anyo ng kanilang baryo. Pagdating ni Liza sa lumang bahay ng kanyang lola, magiliw siyang sinalubong nito. "Nak, mabuti at nakarating ka. Matagal-tagal ka nang hindi bumabalik," sabi ng kanyang lola habang nag-aayos ng hapag. Sa paligid ng bahay, tahimik ang kapaligiran, tahimik na hindi normal. Habang naglalakad si Liza papunta sa kanilang kubo sa likod ng bahay, may napansin siyang malalim na mga ukit sa kahoy ng pintuan. Hindi ito alintana ng kanyang lola, ngunit tila may kakaibang pangitain ang mga ito. "Lola, ano po itong mga ukit sa pinto?" tanong ni Liza. Ngumiti lang ang kanyang lola. "Mga palatandaan lang yan ng mga ninuno natin. Para daw sa proteksyon," sagot nito ng malamig. Kinagabihan, nagising si Liza sa malakas na kaluskos mula sa labas ng kanilang bahay. Sa una, inisip niyang baka mga hayop lang iyon o hangin na tumatama sa mga dahon. Pero habang tumatagal, tila nagiging malinaw ang tunog, parang mga yapok ng tao na naglalakad sa paligid ng bahay. Pilit niyang binaliwala ito, subalit ng sumunod na gabi, muling nagising si Liza. Sa pagkakataong ito, may narinig siyang parang mahinang bulong mula sa bintana. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga tinig, ngunit nakapagbibigay ito ng kakaibang takot at lamig sa kanyang katawan. Nang lumapit siya sa bintana, namataan niya ang isang anino, isang matangkad na tao na tila nagmamasid mula sa malayo. Napaatras si Liza at dali-daling sinara ang bintana, ngunit nang sinilip niyang muli, wala nang tao. Kinaumagahan, kinuwento niya ito sa kanyang lola, ngunit ngumiti lang ito. "Hayaan mo lang sila, Liza. Matagal na silang nandyan. Sanay na kami." Kinabahan si Liza sa sinabi ng kanyang lola. "Sino ang mga, sila?" Nagsimulang mag-usisa si Liza sa mga kamag-anak at kapitbahay, ngunit walang gustong magkwento tungkol sa misteryong bumabalot sa kanilang lugar. Tahimik at tila takot ang mga tao kapag binabanggit ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari tuwing gabi. Isang gabi, hindi na nakatiis si Liza. Lumabas siya ng bahay dala ang flashlight at sinubukang sundan ang mga yapok na naririnig niya tuwing gabi. Sinundan niya ang landas patungo sa masukal na kagubatan sa likod ng bahay. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Walang hangin, ngunit parang may bumubulong sa kanyang tenga. Dumating siya sa isang lumang balon, puno ng mga lumot at damo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya dinala ng kanyang mga paaroon. May kakaibang puwersa na tila humihila sa kanya palapit dito. Nang bigla niyang itapat ang flashlight sa balon, nakita niyang may mga mata sa loob, nagmamatiyag sa kanya. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napatigil si Liza at nang lumingon siya, nakita niya ang lola niya.
Ngunit kakaiba ang anyo nito, ang dating mabait na mukha ng kanyang lola ay napalitan ng madilim at nakakatakot na ekspresyon. Dapat hindi ka na nag-usisa, Liza, sabi nito habang unti-unti siyang hinihila palapit sa balon. Sa mga huling sandali, napagtanto ni Liza ang mga kakaibang ukit sa pintuan ng kanilang bahay. Hindi yun pala tandaan ng proteksyon, kundi babala. Babala laban sa mga espiritu at nilalang na bumabalik tuwing sumasapit ang gabi sa baryo. Mga nilalang na hindi dapat guluhin. Subalit huli na para kay Liza. Ang lumang balon ay naghihintay ng bagong biktima. At mula noon, hindi na muling nakita si Liza. Ang probinsya ay nanatiling payapa sa paningin ng mga dayo, ngunit sa gabi, ang mga nilalang sa dilim ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng susunod na magtatangkang lumabas at tuklasin ang kanilang lihim. Matapos hilahin ng kanyang lola, o ng nilalang na nag-anyong lola, si Liza papalapit sa balon, tuluyan siyang nawala. Hindi malinaw kung eksaktong anong nangyari sa kanya, pero tila siya'y naging biktima ng mga kakaibang espiritu o mga nilalang na nagkukubli sa baryo. Posibleng hinigop siya ng balon, o kaya'y dinala siya ng mga nilalang patungo sa ibang dimensyon o mundo, kung saan wala nang makakaabot sa kanya. Ang kanyang pagkawala ay tila bahagi ng sumpa o lihim ng baryo, isang bagay na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Ang mga tao, gaya ng lola ni Liza, ay sanay na sa presensya ng mga nilalang na iyon, kaya't hindi na sila nagugulat kapag may mga nawawala o nagiging biktima ng mga kakaibang pangyayari. Sa madaling salita, si Liza ay naging isa sa mga biktima ng misteryong bumabalot sa baryo, isa nang hindi na makababalik. Nawala si Liza dahil siya ay nag-usisa at sinubukang tuklasin ang mga misteryong bumabalot sa kanilang baryo, partikular na ang mga kakaibang yapak at anino na naririnig at nakikita niya tuwing gabi. Ang baryo ay tila may malalim na lihim na matagal nang kinatatakutan ng mga nakatira roon, at ang mga nilalang o espiritu sa lugar ay mayroong kapangyarihan na kumontrol o humila sa mga taong gumugulo sa kanilang katahimikan. Magandang araw Kuya Rolly, may ibabahagi akong isang kwento, hango sa totoong buhay. Matagal na tong kwento at hindi ko sinasabi kahit kanino, kasi yan ang bilin sa lolo ko nung siya ay nabubuhay pa, para sa aming kaligtasan. Sa isang tahimik na probinsya sa gitna ng Luzon, may isang lumang balon na matagal nang kinatatakutan ng mga residente. Walang sino mang naglakas loob na lumapit dito, at sa tagal ng panahon, naging misteryo na kung bakit hindi ito ginagalaw o binabanggit ng mga tao sa kanilang mga usapan. Ang balon ay matatagpuan sa dulo ng isang liblib na bukirin, napapaligiran ng matatandang puno at matataas na damo. May mga alamat na nagsasabing ito'y dating ginamit ng mga Kastila bilang hukay ng mga labi ng mga rebelde noong panahon ng kolonisasyon. May iba naman na nagsasabi na ito ay sinumpa ng mga katutubo dahil sa mga karumal-dumal na ritual na isinagawa dito ng mga dayuhan. Simula ng misteryo, noong 1990s, nagsimulang maganap ang mga nawawalang tao sa kanilang barangay. Karamihan sa mga nawawala ay mga kabataang nasa pagitan ng 15 hanggang 25 taong gulang. Ayon sa mga kwento ng pamilya ng mga biktima, ang mga ito'y lumabas lang sandali mula sa kanilang mga tahanan para sa mga simpleng gawain, pag-iigib ng tubig o pagkuhan ng kahoy, ngunit hindi na sila muling nakita. Minsan, may mga naririnig na mga kakaibang tunog mula sa direksyon ng balon, tila mga hikbi o malalalim na bulong na animoy nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga matatanda sa baryo ang unang nag-ugnay ng pagkawala ng mga residente sa lumang balon. Subalit, dahil sa takot at kakaunting ebidensya, walang naglakas loob na mag-imbestiga. Isang barkadahang naglaho, lumipas ang mga taon, at tila lumamlam ang kwento ng mga nawawala. Ngunit noong taong 2010, limang kabataan ang nagdesisyong mag-eksperimento. Gusto nilang patunayan na walang katotohanan ang mga alamat sa balon. Ang grupo ay binubuo ni na Leo, Jessa, Mark, Tita, at Carlo, mga kabataang kilala sa kanilang tapang at pagiging palatawa. Isang gabi, nilagyan nila ng mga flashlight ang kanilang mga bag at nagtungo sa lugar ng balon.
Ang ideya nila'y simpleng tignan ito, kunan ng video, at tapusin ang mga usap-usapan sa kanilang baryo. Habang papalapit sila sa balon, napansin nilang malamig ang simoy ng hangin kahit kalagitnaan ng tag-init. Ang mga puno sa paligid ng balon ay tila yumuyuko, na animoy nagbababala sa kanila na lumayo. Pagdating nila sa harap ng balon, binuksan ni Leo ang kanyang flashlight at sumilip sa loob. Wala namang kakaiba, aniya. Ngunit si Jessa, na may matalas na pandama, ay nagsimulang makarinig ng tila mga bulong. Naririnig niyo ba yun? Tanong niya, nanginginig ang boses. Nagsimulang manginig si Mark, na paboritong magbiro sa barkada, ngunit ngayon ay tila wala ng lakas ng loob. Balik na tayo, sabi niya, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na puwersa ang tila humigop kay Carlo papunta sa balon. Sa isang iglap, naglaho siya na parang bula. Ang kakatwang paghahanap. Agad tumakbo ang natitirang apat pabalik sa baryo, sumisigaw at humihingi ng tulong. Dali-daling nagtungo ang mga residente, kasama ang mga opisyal ng barangay, sa balon upang hanapin si Carlo. Nagdala sila ng mga lubod at lampara upang silipin ang ilalim ng balon. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila makita ang katawan ni Carlo o kahit ang kanyang boses na tumatawag ng tulong. Dumating pa ang mga pulis at eksperto upang magsagawa ng mas masusing pagsisiyasat. Ngunit tila walang katapusang lalim ang balon, at wala silang makita maliban sa kadiliman. Sa mga susunod na araw, unti-unting lumaganap ang takot sa buong baryo. Hindi lamang si Carlo ang nawawala, pati na rin si Jessa at Mark, na parehong nakitang tumungo sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng insidente, ngunit hindi na muling bumalik. Isa-isang naglaho ang mga kabataan na noon ay kasama sa barkada. Bumalik sa baryo ang isang matandang lalaki na umalis matagal na panahon bago pa man magsimula ang mga pagkawala. Siya'y si Lolo Andoy, dating tagabantay ng lugar noong bata pa siya. Ayon sa kanya, ang balon ay hindi ordinaryong balon. Ito ay lagusan patungo sa isang dimensyon na kontrolado ng mga nilalang na hindi tao. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na tagapagbantay ng kadiliman, mga espiritong gumagawa ng kasunduan sa mga kaluluwa ng mga napapadpad sa kanilang mundo. Matagal nang isinasakripisyo ng baryo ang mga kabataan tuwing ilang dekada bilang kapalit ng kapayapaan sa lugar. Ngunit nang magdesisyon ang ilang lider ng baryo na kalimutan ang tradisyong ito, nagsimula ang mga pagkawala. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan ang mga kabataang nawala. Ang balon ay muling pinalibutan ng mga halaman at itinuring na bawal na puntahan. Muli itong naging simbolo ng takot at misteryo. Walang sino man ang naglakas loob na bumalik sa lugar, at tila mas mabuting hayaan na lang na manatili sa dilim ang mga kasagutan. Magandang araw Kuya Rolly, ako nga pala si Jerry, 54 years old na ako at may asawa, at dito na ako nanirahan sa Karkar, Cebu. Ang kwentong ito ay kwento ni Lola Marta, isang halimbawa, ng mga lihim na maaaring natatago sa mga lumang lugar na iniwan na ng panahon. Kung ikaw ay mapapadpad sa isang lugar na puno ng misteryo, alalahanin ang mga alamat ay maaaring totoo, at minsan, mas mabuti pang iwasan ang pagtuklas sa kanila. Sa isang munting baryo sa gitna ng malawak na kabukiran, si Aling Marta ang kilala sa kanilang lugar bilang tagapag-ingat ng mga kwento ng nakaraan. Isa sa mga madalas niyang ikwento ay ang tungkol sa isang lumang balon na matatagpuan sa kagubatan malapit sa baryo. Bagaman bihira na itong puntahan ng mga tao, hindi nawala ang takot at kaba ng mga residente tuwing binabanggit ang lugar. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga kabataan sa ilalim ng punong sampalok malapit sa bahay ni Aling Marta. Nilapitan nila ang matanda at nakiusap na ikwento ang tunay na dahilan kung bakit itinuturing na sumpa ang balon. Matagal na ang kwentong ito, panimula ni Aling Marta habang nilalagok ang mainit na tsaa. Noong kabataan ko, marami nang nawawala dahil sa balon na iyon. Ang kwento ng balon. Ayon kay Aling Marta, ang balon ay hindi isang ordinaryong balon. Noong unang panahon, isang engkanto ang naninirahan sa lugar na iyon.
Siya ang tagapagbantay ng isang sinaunang kayamanan na nakalibing sa ilalim ng lupa. Marami ang nagtangka na hukayin ang kayamanan, ngunit wala ni isa ang nakabalik. Ang sinumang lumapit sa balon ay hindi na muling nagpakita. Ang sabi ng matatanda, ang balon ay may sumpa. Kapag may nagnais na alamin ang lihim nito, huhugutan ng engkanto ang kanilang kaluluwa, ani Aling Marta. Walang nakakakita sa kanila, ngunit naririnig mo ang kanilang boses sa loob ng balon, humihingi ng saklolo. Mga nawawalang kabataan, noong bata pa si Aling Marta, may tatlong magkakaibigang kabataan, si Arnel, Berto, at Nina, na naglakas loob na puntahan ang balon. Nais nilang patunayan na hindi totoo ang mga kwentong naririnig nila mula sa mga matatanda. Isang gabi, nagpunta sila sa kagubatan, dala ang mga lampara at lubag. Narinig namin ang sigaw nila kinabukasan, sabi ni Aling Marta habang tila bumabalik sa kanyang alaala ang takot. Sumigaw si Nina, pero nang tumakbo kami papunta sa balon, wala na sila roon. Hindi na nakita pa sina Arnel, Berto, at Nina. Maraming taga-baryo ang nagtangkang hanapin sila, ngunit walang ebidensya na sila'y naroon. Simula noon, ipinagbawal na ng mga magulang na lumapit ang sinuman sa balon, lalo na sa gabi. Minsan, may mga nagsasabing naririnig nila ang boses ni Nina mula sa balon, sumisigaw ng saklolo. Ngunit kapag sinubukan nilang ailapit ang kanilang tenga sa bunganga ng balon, may malamig na hangin na tila hinihigop ang kanilang lakas. Isa-isa, nagpatuloy ang pagkawala ng ilang residente, karamihan ay mga kabataan. Tila patuloy na nanghihingi ng kaluluwa ang balon, na parang ito'y nabubuhay mula sa takot at kalungkutan. Ilang beses akong pinilit ng mga tao na isara ang balon, dagdag ni Aling Marta. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi ito natatakpan. Parang may puwersang humaharang. Sa pagtatapos ng kwento, nagbigay ng babala si Aling Marta sa mga nakikinig. Huwag kayong magtangkang puntahan ang balon. Hindi nyo alam kung anong nilalang ang nandoon. Kung ayaw nyong mawala ng mahal sa buhay, iwasan nyo ang lugar na iyon. Habang nagtatapos si Aling Marta, isang malamig na hangin ang hamampas sa mga kabataan. Tahimik silang nagtinginan, tila nararamdaman ang bigat ng mga salita ng matanda. Tila mayroong lihim na bumabalot sa balon na hindi nila kayang ipaliwanag. Simula noon, walang sino man sa baryo ang muling nagtangkang alamin ang katotohanan tungkol sa balon. Ngunit tuwing gabi, sa katahimikan ng gabi, may ilan pa rin ang nagsasabing naririnig nila ang mga boses mula sa kalaliman, mga kaluluwang patuloy na humihingi ng tulong, mga kaluluwang nawala sa misteryo ng Lum. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.